sa gitna po ng pinsalang dulot ng coronavirus disease o COVID-19, nalaganap po sa buong mundo. Ako po ay nananawagan sa ating mga kalalawigan na patuloy po tayong maging kalmado at magsagawa ng kukulang pag-iingat sa lahat ng sandali. Makakasa po ang ating mamamayan na ang pamahalang panlalawigan po ng ating Bulacan ay nakatutok sa mga kaganapan ito. Panatilihing malusog ang ating pangatawan at siyempre magmalinis sa ating kapaligiran. Dalangin ko po ang kaligtasan at kagalingan ng lahat sa mapagpalang kamay ng ating Dakilang Diyos. At para naman po sa bagong kabanata ng ating programa, ako po ang inyong lingkod ay muling samahan at ating tunghayan ang mga tampo na istorya dito lamang sa nag-iisang programang pantelebisyon ng ating lalawigan, Galing Bulacan. Ang Dakilang Lalawigan ng Bulacan. 21 bayan at 3 lungsod dito'y isinilang. Paglay ang makinang nasining at kultura. Magigiting ng mga bayani. Mayabong na kasaysayan. Kamanghamanghang yaman ng kalikasan. Pagsisikap. Bago para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo.
Mananatili ka ba sa matatabang alimango? Yung mga malalaking talaba? O kaya yung naglilintulang supo? Well, halina. Let's go! Dayuhin natin ang bagong restaurant ni JJ Roadside Dampa na matatagpuan po yan sa bayan ng Santa Maria. Kabayan, alamin mo kung paano naging certified Home of Fresh Seafoods, Doodle Pite, Barbecue, Bulaloy Specials, and Crispy Pork and Chicken ang ating nalawigan. Linamnam ng talaba, taba ng alimango, manamis na mis na sugpo o hipon. Ilan lamang yan sa mga laman dagat na lagi nating hinahanap-hanap lalo sa mga handaan. And dampa is the only word you need to know when you want to splurge on seafood dishes in the Philippines. Ang dampa ay salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay bahay kubo o pawi. Pero kapag binigkas ito kasunod ang salitang seafood, naiiba ang definisyon nito. Dahil dito sa Pilipinas, ang dampa ay lugar ng iba't ibang seafood restaurant. Pero sa tulong ng Bulakenyong magkapatid na sina Juan Carlo at Joel Diaz, hindi nyo na kailangan pang lumuwas ng Maynila dahil inilapit na nila sa atin ang dampa na swak sa panlasa ng mga seafood lovers dito sa ating lalawigan. Kaya't atin nang dayuhin ang JJ Roadside Dampa, the home of fresh seafoods, Boodle Pite, barbecue, bulalo specials, and crispy pork and chicken. Tara! Chef, kailan po na-establish ang JJ Roadside Dampa Santa Maria branch? Yung JJ Roadside Dampa Santa Maria is our second branch po. Meron kaming main branch sa San Jose del Monte, which is nagbukas nung October 26. 2018. Then after 8 months, okay naman, nagbukas kami dito sa Santa Maria ng pangalawang branch nung June 28, 2019. Yeah. Sir, ano pong ibig sabihin ng JJ? JJ, initial namin yan ng partner ko. Kapatid ko rin siya. J, Joel, and other J is Juan Carlo. Roadside kasi normally, ang dampa is nasa seaside. Seaside sa Macapagal, sa Pasay, malapit sa mga beaches. No? Then kami, along the road. So kaya roadside. Meron nasa street. Yung sa tungko namin sa San Jose del Monte branch is along the highway din. So roadside siya. So madaling matandaan. Ano po ang naging inspirasyon nyo para po mag-put up ng dampa themed restaurant? Kasi actually, chef talaga ako. Nag-work ako sa UAE, sa Malaysia, sa Shangri-La. So, nung nasa UAE kami, nung brother ko, magkasama kami sa UAE. So, magkasama kami, mahilig kami kumain. Then, napuntahan kong restaurant dun is seafood restaurant. So, pag-isipan namin, bakit di tayo maglagay sa San Jose del Monte or sa Bulacan ng dampa seafood restaurant. Ang risk kasi is yung seafood, pabago-bago yung presyo niya. Every day, nagbabago, tataas ang sobra, bababa naman ang ganito, mababa. Lalo na pag Pasko or Chinese New Year, mataas talaga yung presyo. So yung risk is na-challenge kami na mapanintili namin yung price namin na mababa, abot kaya ng pamilya.
having two branches po ng inyong restaurant, ano po yung naging pagbubunga po ng success po ng inyong restaurant? Ang naging bunga, nung na-establish yung sa San Jose del Monte, ang unang bunga niya kasi is yung second branch, which is 8 months lang. Nakapagtayo na kami ng second branch sa loob ng 8 months. Then, for my personal, nagkaroon ako ng under construction yung bahay. Wow. O, tapos, yun, sasakyan. Bilang seafood dishes ang pangunahing ino-offer ng JJ Roadside Dampa, narito tayo ngayon sa isa sa kanilang restaurant branch na matatagpuan sa Barangay Pagbagin, Santa Maria, Bulacan. At kasama natin, of course, si Chef Juan Carlos sa pagluluto ng kanilang special dish na mixed seafood, mix of mud crabs and shrimps. Para sa umpisa, yung mixture ng liquid, lalagyan natin ng special powder namin, which is classic powder. Itong powder na to is consists of 13 herbs and spices. 13 po, sir? Yeah. Ah, 13 dami, herbs opo. And spices. Natutunan ko lang din. Okay, ilagay ko na siya. Para din kasi, iboboil natin dito yung mga seafood natin. Para sa boiling pa lang, may lasa na siya. Okay. Next, lagay tayo ng oil. Vegetables oil or olive oil, okay lang. For the mud crabs, kailangan kasi patayin muna natin siya bago ilagay dun sa liquid kasi makakalas-kalas yung mga galamay niya. Chef, may window po kung saan po kayo humahango ng mga seafoods? Okay, humahango kami sa Hagonoy, Bulacan, saka sa Ubando, Bulacan. Okay, papatayin natin siya. Bago tanggalin yung tali, patayin muna natin. Apo. Para safe. Ito pala yung nalinis na kanina. So, nandyan po yung heart ng crab, kaya doon po sa center. Kaya ko siya dito kahit nandyan yung taling niya. Itong shrimp, mamaya natin lalagay kasi mabilis lang siya maluto. Yung mud crab is 5 minutes to 6 minutes bago siya maluto. Paano niyo po napapanatili ang freshness po or good quality po ng inyong seafood hanggang po ito ay ma-serve? Unang-una, dapat reliable yung supplier namin. Yung mga pagkukuha namin ng seafood, dapat sa receiving pa lang okay na bago namin i-stock. Habang binaboil natin siya, gawa na tayo ng sauce niya. Ano po ang pinaka-base po nitong seafood mix? Tama po ba? Middle East na dish siya itong ginagawa namin. Sweet na spicy, medyo salty rin. Then, nagko-complement yung lasa ng manghang saka yung matamis. Wow! So, kita-kita natin, napakataba ng mga alimango dito sa JJ Roadside Dampa. Let's taste it! Siyempre, dahil seafoods ito, tayong mga Pilipino, mahilig tayong magkamay para mas maging madali sa atin ang magbalat o magbukas ng mga ganitong klase ng seafoods. Worth trying, lalo sa mga first-timers. Ito yung ginawa natin kanina. 599. Ito yung good for 4 to 5 person na same, but may mussel siya and corn. 899. Medyo manghang siya. Crab balls saka mud crab. Ayan siya. Try na po natin. Tikman ko muna yung sauce. Medyo, ano nga po siya, sweet. Medyo spicy. Hindi siya masyadong maalat.
Tapos medyo buttery din po. Ito yung mixed budel. Ah, budel. Okay. Mix siya ng seafood and meats. Tanong ko lang po, good for how many persons po yung budel? 4 to 5 person po. Unlimited rice po. Unlimited rice? Okay po. 899. Sulit na sulit po kasi unlimited rice. Try mo din tong baked talaba. May cheese po ito. Yeah, may mozzarella cheese saka mozzarella. Cheddar. Tapos, paano po ito niluluto? In oven siya, binibake siya doon. For sandali lang, 10 minutes para hindi mag-dry yung oyster. Sobrang fresh po nung lasa. Ano naman yung next, sir? Ay, ito pala sir, gusto ko to i-try. Yung crab ball. Yung crab ball na may aligi sa gitna. Pag kinakain talaga siya, normally buo eh. Ah, okay po. Sige, try. Sarap worth it na. Try natin yung aligi rice. Sarap sir, lasang-lasa po yung aligi. Fresh po yung aligi na nilalagay niyo. Gumagawa kami, bibili kami ng fresh, then isusutay namin siya. Parang paste na po sa aligi. Parang bagoong, ganun. Sarap nito sir. Salmon berry siya. Una, kini-crispy muna namin siya bago siya nilalagyan ng sauce. Para crunchy din pag kinain. Ang galing sir, kasi kahit naka-soak siya sa sauce, crunchy pa din. Talagang inaano na lang siya ng sauce. Sarap po. Anyway, pwede siyang kurutin na. Sige sir, kumutin na lang. Sabata ka. Hey sir. Ano, high blood ako eh. Ang sarap po nung timpla po nito. Tagal siyang pinapalambot bago siya i-crispy. Ino-oven dry siya, then saka ipo-frozen. Tapos pag pinrito mo siya, mas crispy siya pag ganun. Okay, sir, ano ba yung next natin titikman? Yung inasal, or barbecue. Para maiba naman. You can... Yep, pork barbecue. Yung pang marinade nyo po sa barbecue, kaya lang din? Kami lang din ang gumagawa. 24 hours siyang minamarinade. Special bulalo namin, yung bestseller din. $5.99. Tapos salmon head, sinigang sa miso, $2.69. Ay, eto pala sir, mga bakit. Eto is blue crabs, alimasag, garlic butter. Apo. Then eto is shrimp. Garlic butter din. Yeah. How much po yung isang order po neto? Yung shrimp is $4.49, 500 grams. Then the same price, $4.49, 500 grams. Mga Bulakenyos, tara at dayuhin ang JJ Roadside Dampa. Sobrang worth it! Ah,
si Jairus De Vera, taga Bulacan-Bulacan po. Sa totoo lang po taga sobrang sarap. Dito po sa Salmon Valley hanggang sa bone marrow, sobrang sarap po talaga. Lindia, San Jose del Monte. Pabalik-balik na kami dito kumakain. Siyempre, masarap. Tsaka si food, siyempre, kahit tayo may edad na eh, siyempre, namimiss din natin yung seafoods eh, kaya kami pabalik-balik dito. Artitrio, ito yon yung medyo may anghang, masarap yung sauce, yun ang gusto ko, na lagi-lagi namin in-order. No, actually, this is not my first time, kasi nga, the first time I went here, sabi ko, yung sarap ng kanilang pagkain. Kasi food, seafood lover ako. So this is not the first time I've been coming back if I have the time and I have the money. Siyempre, you have to spend for the food that you will eat. Pero sabi ko nga, it's worth naman. It's really worth. Talagang babalik-balikan mo. Dito po sa Palancha po ito, first time po namin. Denial po talaga namin. Sa serving po nila, okay naman po. Maayos, malinis. Yung mga food po nila, sariwa. Tahong na matataba at alimango po nila. Yung sinigang pong ulo na masarap. Napakasarap po ng lasa. Tinan nyo naman, no? Tinan nyo kami namin. Enjoy po kami. So, ano po ba ang difference o edge po ng JJ Roadside Dampa among other seafood restaurants po here in Bulacan? Ang binabalikan talaga yung sauce eh. Sauce, yung ambience, yung masayang mga server ko. Meron kami every month, meron kaming dish of the month. So, yun yung mga, kung ano yung marami sa port or sa supplier namin. Minsan may maraming scallops, minsan may lobster din kami. So, yun yung seasonal promo namin or monthly dish. Then, for the birthdays, binibigyan namin ng complimentary cake. Then, kinakantaan sila at sinasayawan ng mga staff ko. Even the chef and the server. Meron din kaming every Friday, Saturday, Sunday, both brunch. Meron kaming seafood paluto doon, naka-display sa labas yung mga seafood. Then, kikiluin, titimbangin kung anong gusto nilang luto, yun yung niluluto. Mealtime is viewed as a valuable time to connect with family or friends. Ito rin ang dahilan kung bakit family-style restaurant ang konsepto at ambience ng JJ Roadside Dampa. A great place to all seafood lovers, to all Filipinos, especially to our fellow Bulakenyos. Halina po mga kalalawigan at siguradong kapag inyong natikman, tiyak inyong babalik-balikan! Hello po sa mga kapwa ko Bulakenyo na naghahanap po ng tamang food trip. Tara po dito sa Santa Maria, sa bayan ng Santa Maria at dayuhin niyo po itong JJ Roadside Dampa. Hindi kayo magsisisi. The best! So, ini-invite ko po kayo na pumunta po dito sa Roadside Dampa. Dito po sa May Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Magugustuhan niyo po talaga ang pagkain dito na binabalik-balikan namin. Lagi-lagi kasama ng aking buong pamilya. Dito na lang po tayo. Huwag na tayo pumunta kung saan-saan pa. Basta tayo ay taga Bulacan. Let's patronize kung ano man ang meron po sa atin sa Bulacan. Pumunta po kayo sa JJ Roadside. Mga kababayan, mga kapwa Bulakenyo, iniimbitahan ko kayong bisitahin yung aming restaurant na Roadside Dampa sa Santa Maria at meron din kaming Roadside Dampa sa San Jose del Monte para matikman nyo yung kakaibang pagkain, kakaibang luto ng seafood at tsak na babalik-balikan nyo. Pwede nyo din po kaming ilike sa Facebook, Roadside Dampa, and sa Instagram din po. Bukas po kami every day from 11 a.m. to 11 p.m. Open din po kami for franchising. For more details po, just call 044-307-2070. Hanap niyo po ba ay kakaiba at achieve na Korean Team Restaurant? Hindi niyo na po kailangan pang lumuwas sapagkat meron po niyan dito sa ating nalawigan, yung mga Korean restaurant. Abayan, tara na, silipin natin, samahan mo ako. Be like a king and queen sa Jeonju Palace Samgyeopsal and Shabu Shabu. Yung po'y matatagpuan natin sa bayan ng Puli ng Bulacan.
treat yourself with unlimited samgyeopsal and shabu-shabu and be like a king and queen at Jeonju Palace. We are Jeonju Palace Unlimited Samgyeopsal and Shabu-Shabu. Jeonju Palace, nakuha namin yung name ito sa lugar sa Korea. Ang Jeonju ay isang lungsod sa Western South Korea na kilala sa kanilang Korean cuisine na bibimbap at heritage village na may mga tradisyonal na bahay. Pumatok sa mga tao yung samgyeopsal dahil sa Korea, sa Korean. So naisip namin magtayo ng ganitong business dahil sa mga kabataan, sa mga tao na nahihilig sa K-pop. So syempre, andun din yung culture na samgyeopsal, di ba? Mga kumakain sila ng grill, ng barbecue. Sobrang saya po din. Alam kong sulit na sulit po. Ang nagustuhan po ko po dito ay sa Jeonju ay yung only wings po nila. Pork po, okay din po, masarap. Sobra po. Hindi kayo magsisisi dito. Sobrang sulit. Eat like a king and queen din ang ma-experience dito sa Jeonju Palace dahil sa kanilang unlimited pork, beef, chicken at chicken wings na may kasama ng unlimited side dishes. Yung Jeonju Palace, bukod sa samgyeopsal, may special din kaming in-offer na shabu-shabu, which is a Japanese cuisine. First time ko pong kumain dito, tapos po, ang sarap po ng mga sineserve nila, yung shabu-shabu, then yung okay na okay po para sa akin. Napakasarap po nung shabu-shabu po nila, tapos anli pa po, yung mga pork, and yung chicken po, chicken wings. Second time na po namin nagpunta dito. Ang binabalik-balikan po namin dito ay yung mga gulay po nila, then yung mga pork and wings po. Mas gusto ko po yung pork po nila kasi mas malasa po. Konsepto din nila ang mag-dress up at feeling nasa Korea sa kanilang free use of hanbok, ang traditional Korean dress na mula mismo sa Korea. Maganda po yung mga naisip po nila na gawin dito yun kasi hindi po sa lahat ng mga samgyup na place, na restaurant po, ay meron pong ganito. Dito pa lang, mararanasan nyo na po yung nararanasan ng mga taga-Korea po, ng pagsasuot po ng hanbok. Mga Bulakenyo, punta na kayo dito sa Jeonju Palace para matry nyo na din ang kanilang samgyeopsal and hanbok. Yung napapanood ko po sa mga K-drama po, ang ganda po kasi, dito po sa Bulacan, may experience ko po na magsuot ng hanbok. Hi po mga Kabulakenyo, ini-invite ko po kayo na magpunta po dito sa Jeonju Palace po, sa Pulilan, Bulacan. Ini-invite namin kayo na kumain dito sa Jeonju Palace Samgyeopsal and Shabu-Shabu para ma-experience nyo ang Korean team naming restaurant. You can visit us on Longos, Pulilan, Bulacan and sa isang branch namin sa Baliwag, Bulacan. Like us on Facebook at Jeonju Palace and email us on jeonjupalace@gmail.com. Contact us on 0977-415-4690. Alam mo kabayan, ang hanap natin dito ay yung kwalidad ng pagkain. Ibig sabihin nun, in English, ha? Quality food is our policy. Yan ang offer ng rancho. Yun yung rancho ni Jerry's Grill sa kanilang specialty. Alam mo kung ano? Bulalo at papaitan. Masarap. Yan po ilan lamang sa mga original na Pinoy food na ating inahanap-hanap. Inaasam-asam na makain. Kaya kung ito ay swak sa inyong food trip, tara na sa bayan ko. Kapag dito nang galing, magaling. Ito po yung giginto. Rancho, the House of Tapang Kabayo. Patuloy nating tuklasin ang mga ipinagmamalaki nating kainan sa lalawigan ng Bulacan na sadyang papasa sa ating panlasa at tiyak na babalik-balikan.
kung ang destinasyon ng pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ay papuntang norte. Matatagpuan ang kainan na ito sa kahabaan ng Balagtas Cabanatuan Bypass na nasasakop sa bayan ng Giginto. Dito matatagpuan ang tapang hinahanap-hanap nyo. Pero sa dinami-daming tapa sa ating bayan, meron dito sa lalawigan ng Bulacan kung saan matitikman ang lakas ng sipa ng tapang kabayo at ito ang specialty. Halina tikman ang sarap ng mga lutuin sa rancho by Jell's Grill, the house of original tapang kabayo. Tuloy po kayo sa rancho! Ako po si Emily Caros, ang may-ari ng Rancho by Jell's Grill. At ito naman po ang aking anak na si Angela. Actually po, meron talaga kaming pinagsimulan sa Balagtas, yun yung pinaka-main. And then, bali, branches na po ito. Pero ito yung talagang mas nag-boom ng husto. Bali, mas nakilala siya nung inilabas namin yung produkto naming tapang kabayo. Naglabas na din po kami ng iba't ibang klase ng menu, kagaya ng adobong sinuso ng baboy, na nakilala na rin po sa aming kainan. Ang aming mga sizzling na sineserve, lagi pong mainit. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi na po pwedeng mawala ang tapang kabayo. Kaya natin to tinawag na rancho is dahil po sa produkto namin na tapang kabayo. Ngayon naman po, ipapakita namin sa inyo kung paano niluluto yung tatak ng aming restaurant, ang ating tapang kabayo. This is our finished product, our tapang kabayo. Nandiyan yung inabot namin yung nagsisimula kami. Ako yung nagluluto, ako yung nag-hands-on sa kusina. At the same time, pag kami delivery, kami rin po yung gumagawa. Hanggang sa unti-unti po, upgrade na namin at nakilala, nakakuha na po ng mga tauhan, ang staff and crew na po namin. Bali, parang na-adapt ko na lang din po yung ginagawa ni Mama. Kasi kapag gigising ako, una kong makikita siya sa kusina, nagigisa na ng mga lulutuin sa umaga. Pasalamatan, syempre, unang-una sa itaas na talagang, kundi dahil sa kanya, hindi magiging ganito kung ano man kami ngayon. Tapos pangalawa sa pamilya ko na nagsitulong din syempre. At syempre, hindi rin mawawala yung staff and crew namin na palaging nandyan para din syempre sumuporta dun sa lahat ng pangangailangan ng rancho. Ang mensahe ko lang po para sa kagaya kong Bulakenyo, wag lang po tayong matakot na pumasok sa negosyong gusto nating tahakin. Basta ang importante po, gusto natin yung ginagawa natin. At laging tatandaan, no guts, no glory. Kaya maraming salamat po, maraming salamat kay Governor Daniel Fernando para sa oportunidad na ibinigay sa amin. Iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang aming munting restaurant dito sa Plaridel Bypass Road, Bulong-Gubat, Giginto, Bulacan. Pwede niyo po kaming i-message or i-follow sa aming Facebook page, Rancho by Jell's Grill, and makikita niyo po doon yung mga reservation and menus namin. Our contact number is 0918-224-8982. Abangan po natin ang Rancho by Jell's Grill sa Galing Bulacan TV program. Rancho, House of Original Tapang Kabayo. Hep hep! Hooray! Dumako naman po tayo sa pinaka-hit na hit ngayon. Yung hit na hit na mga extreme at challenging adventure trips. Mula po yan dun sa Doña Remedios Trinidad o DRT. At dalawa po, sa bagong tuklas na destinasyon, dito ay eksklusibong napuntahan ng Galing Bulacan. Well, halina pagmamasyal, tayong lahat,
mamasyal at mamanga sa Makalasan Jurac Hills, Sucrit Cane mula po sa bayan ng DRT. Ka bang mag-travel? Kabilang ba sa mga travel goals mo ang makapunta sa pinakamagaganda at sikat na lugar? Makakuha ng Instagrammable views? O makagawa ng extreme and challenging adventure? Lahat ng yan ay iyong magagawa sa dalawang tourist destinations na ito. Halina't ating puntahan at alamin ang mga bagong tuklas na lugar o destinasyon sa pinakamalaking bayan sa lalawigan ng Bulacan, ang Doña Remedios, Trinidad. Mula Kapitolyo ng Bulacan, 2 oras ang kailangan mong ilaan bago makarating sa Doña Remedios, Trinidad. Sino nga bang hindi makakakilala sa bayang ito sa Bulacan? Dahil bukod sa ito ang pinakamalaking bayan sa lalawigan, sikat din ito dahil sa dami ng nagagandahang tourist spots. Ang ating unang destinasyon, Mapalasan Joe Mountain Rock sa Barangay Kalawakan. Bago po tayo makyat, kailangan po naka-rubber shoes o naka-pants. Sa dadaanan po natin, marami pong matinik na daanan. Kailangan po tubig kung medyo nahihirapan na. Pwede naman po sabihin sa tour guide, magpapahinga po sa kalagitnaan. Ang tour guide po, kumpleto po sa first aid kit. Halimbawa po may masugatan na turista, pag nasa taas na po, kung ano lang po nakalagay sa marker, mga bakod, dapat po sundin po natin. Kaya tinawag na Mapalasan kasi doon po ko kumukuha ng mga yantok na ang tawag po ay Mapalasan. Next destination, Suklib Cave sa barangay pa rin ng Kalawakan. Yung mga dapat po natin tandaan is lagi po tayong magready ng tubig po, tapos lagi po natin check yung kasama natin kung okay po. Rules po namin na bawal gawin yung magsulat po sa cave, magtapon po ng masura, saka po magdala ng mga prohibited na katulad po ng alak, saka po sigarilyo para po maiwasan yung disgrasya po. Tinawag po siyang Suklib Cave kasi po yung area niya po ay nasasakupan ng Sitio Suklib, Barangay Kalawakan. Yan daw po sa area na yan, marami, yan daw po ay paniluan ng araw. Yung mga gerilya po nandito po sa loob ng kuweba, dito po ang ginagawa nilang taguan.
bago po mag-entrance, may madadaanan po tayo na yung pong giant nest natin, pati po yung spider web, saka po yung ating mga reindeers. Halos isang oras din bago mapanik ang pinagmamalaking Suklib Cave. Iba't ibang rock formation ang iyong makikita sa loob ng cave. Para sa more challenging experience, maaari ka ring umakyat sa tuktok ng Suklib Cave upang masaksihan ang breathtaking view sa itaas nito. Maaari kang gumamit ng lubid o hagdan papanik sa tuktok. Kung gusto magkuhan ng nature, sariwang hangin po, na ayon na po sa siyudad, ni-invite po namin kayo dito sa Barangay Kalawakan, bayan po ng Andia Arte Doña Remedios, at dalawa pong tourist spot, yung Mapalasan Joe Mountain Rock po, saka isang Suklib Cave. Tara na po dito sa Bulacan, marami po kaming tourist spot na pwede nyong ma-enjoy. Marami po kayong makikita na mga bago o kakaibang view po. Meron po kaming falls, cave, hills. Inanyayahan ko po ang lahat na pumunta po dito sa aming lugar sa Bulacan. Marami po kayong makikitang tourist spot dito na nangunguna na po dito yung Suklib Cave. Marami po siyang mga overlooking na tanawin. Ito po ay matatagpuan dito sa Barangay Kalawakan, bayan po ng Doña Remedios Trinidad. Para po sa mga gustong pumunta sa aming bayan, makipag-ugnayan lang po sa aming tanggapan sa Tourism Office sa Municipality of Doña Remedios Trinidad Bulacan. Para po kayo ay aming ma-guide papuntang Kalawakan. Nature Reserve Resort. Ito po ang pinagmamalaki ng Floating Sanctuary Resort. Wala naman po din sa bayan ng Santa Maria. At kung nais nyo na mag-relax, dalhin ang inyong pamilya at mga kaibigan at siguradong best place for all sa lahat ng okasyon. Events, celebrations, and team building. Stop muna ang stress and take a break and let's relax dito sa Floating Sanctuary, isang resort na matatagpuan sa bayan ng Santa Maria, ang bago madadagdag sa bucket list mo ngayong summer. Ang resort na pagmamayari ng pamilya Junco ay tinawag na Floating Sanctuary dahil ayon sa kanila, ito ay nakalutang sa tagaliran ng Santa Maria River at napapaligiran ng iba't ibang klase ng mga naglalakihang puno, halaman at mga fruit-bearing trees. May 2019 nang i-open sa publiko ang Floating Sanctuary na ipinagmamalaki ang kanilang Nature Reserve Resort, kaya naman napapanatili ang relaxing atmosphere at privacy dahil hindi crowded at may limit per day ang mga guests dito. Mayroon silang dalawang large swimming pools, comfortable and cozy rooms for the guests to celebrate events or just to rest. For events, place gazebo for 6,000 pesos. Pavilion place for air conditioned and non-air conditioned. Garden area and gazebo for 12,000 pesos. Dorm open area for 8,000 pesos. Day tour packages for swimming plus cabana and gazebo rental. Photoshoots.
overnight room rates for Pavilion Place, a perfect place for an intimate gathering with your friends and family. Leaf Lodge rooms for economy type area. For rooms with private washroom, you must choose Fern Lodge. Kasi may gaganaping birthday sa amin. Nas kinonsider ko itong floating sanctuary kasi peaceful siya, tapos maganda yung lugar niya. Since taga Santa Maria ako, pinili ko itong floating sanctuary kasi mas malapit lang ako dito, tapos mas malapit din yung mga bisita ko mula dito. Nagustuhan ko dito sa resort, syempre yung pool, tapos yung mga rooms, tapos yung service ng mga staff. Malinis yung paligid, tsaka sariwa yung hanap. Iniimbitahan ko po kayong pumunta dito sa floating sanctuary, hindi lang siya pang pamilya, pang tropa din. Siguradong mag-i-enjoy kayo at marerelax kayo. Hindi lamang malinis at maayos na resort ang mayroon sila dito, because they offer good food for the guests para tuloy-tuloy ang good vibes. Na-feature na rin ang resort sa day off ng GMA News TV sa Channel 11, Idol Philippines sa Channel 2, at iba pang teleserye sa GMA 7. It's an elegant and peaceful place to be. Kaya naman, let's relax and be stress-free at Floating Sanctuary. Nagsimula ang bilang rest house at ribadong palaisdaan ang Jade Farm Resort. Pero dahil po sa angking ganda, talaga naman po napakaganda, at super payapang lugar, naging exclusive po itong gateway place ng mga travelers na ang hanap po ay package. Ano po yun? A farm, resort, and park. Be their guest! Maghimpanohin po tayo doon sa Jade Farm Resort. Ito naman po ay mula sa bayan ng Agunoy. Farm Resort at Park ba ang nais mong puntahan ngayong summer? Tara na sa Jade Farm Resort na matatagpuan sa Barangay Palapat, Hagonoy, Bulacan. Nag-start ang Jade Farm, I think it was around 2002 or 2003. Primarily, ito ay dapat parang rest house ng pamilya and at the same time palaisdaan. But nung ito ay dinisenyo ng aking ama, nagustuhan nung aming mga kapitbahay. So, parang dito na nag-start, nagkaroon na ng mga baptism, ng kasal. Jade Farm, kaya ang pangalan niya ay Jade Farm. Ito ay initial naming pamilya, no? J is for Julianne, kapatid ko. A, Anna May. Dolores. D is for Dolores and Diane. And then E is for my father, Heriberto. 2 hektarya ang resort na ito, kung saan may iba't ibang lugar na maaaring pagganapan ng mga okasyon at family gatherings. So we have the island house. Ito yung bahay na nasa gitna ng palaisdaan. Merong garden doon. It can accommodate around 100 to 200 persons. Then we have the pavilion. We have the upper and the lower pavilion. The upper pavilion is air-conditioned. It can accommodate to 100, 120 persons. And then sa baba, it can accommodate up to
200 to 250 persons. And then dito, sa likod ko, is the trellis. It can accommodate up to 400 persons. And then, of course, yung bestseller namin, which is the swimming pool area, it can accommodate to 200 persons. Mag-overnight. Ang Jade Farm ay may 15 standard rooms by the poolside. Two rooms for dormitories at family room. House caterer din ang Jade Farm na si Chef Robin para no worries na ang inyong event. Kaya't kung hanap mo ay pribadong resort, perfect venue ang Jade Farm for all occasions. It is our third time here in the Jade Farm Resort and we find it very nice place and the staff are very kind and very courteous and very accommodating. We all highly recommend having the any event here in Jade Farm Resort. Every one of us from Batch 74 of St. Anne's Academy, Boys and Girls Department, we are inviting kayong lahat to come here kasi okay ang place. Okay for every occasion at very helpful naman at accommodating ang mga tao dito. So we will definitely be coming back. Iniimbitahan po namin kayo na bisitahin kami dito sa Jade Farm and Resort. Located po kami sa Barangay Palapat, Hagonoy, Bulacan. Maari niyo po kaming kontakin sa numerong 0906-830-6866 or mag-email po kayo sa amin sa jadefarm.resort@gmail.com. Meron din po kaming Facebook page, ang pangalan ay Jade Farm and Resort. Kayo ang Your Moment Grand Dancing Champion. Congratulations! Muli na namang nagtamo ng karangalan ng mga kabataang Bulakenyo sa nakaraang kompetisyon sa isang sikat na patimpalak sa telebisyon sa Larangan ng Sayaw. Nakamit ng Kenyo Street Farm mula sa lungsod ng San Jose del Monte ang kampyonato at nag-uwi ng 2 milyong piso sa Your Moment. Kinuha ang pangalan ng grupo mula sa lalawigan kung saan sila ay nagmula ang Bulacan. Hindi naging madali para sa 11 miyembro ng Kenyo Street Farm ang kanilang pinagdaanan, ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi magpatuloy sa kanilang pangarap. Itinanghal din ng Kenyo Street Farm na Grand Champion sa International Dance Competition sa Australia noong 2018-2019. Kenyo Street Farm, new breed of cool dancers that could make difference to our Gen Z. Tunay ngang kayo'y aming ipinagmamalaki. Galing, di ba? Dining with a view. Iyan ang ipinagmamalaki ng bagong bukas na Japanese restaurant mula po sa bayan ng Agunoy. Ang Bebelog, Bebes Tonkatsu.
ramen, tempura, sashimi at yakini. Nag-evolve na nga ang panlasa nating mga Pilipino. Pero ang all-time favorite natin ay ang Japanese food. Konnichiwa mga Bulakenyos! Halina and let us have a taste of Japan dito sa Bebelog Bebes Tonkatsu na matatagpuan sa Barangay Santa Elena, Hagonoy, Bulacan. Narito tayo ngayon sa kauna-unahang Japanese-themed floating restaurant na may Filipino touch at tiyak na inyong magugustuhan. Ang Bebelog Bebes Tonkatsu ay bukas mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Konnichiwa! Welcome, Miss Andrea. Salamat at binisita mo kami. First time ko po dito. Salamat po sa pag-welcome. Nabalitaan ko po na may Japanese-themed restaurant dito po sa Hagonoy. Favorite ko po ang Japanese food, kaya pumunta po ako kagad. Ngayon po, tatanong ko lang po kung bakit po Bebelog's Bebes Tonkatsu po ang pinangalan ninyo dito. Kinuha ito sa pangalan ng kanyang apo, na unang apo ito na Japonesa, na singkit at bilog ang kanyang mukha. Kaya iyon ang tawag niya sa kanyang apo, Bebelog. Kaya ito na rin ang pinangalan ng may-ari. Kailan po ito nagbukas? Nagbukas ito February 28, 2018, at naisipan ito ng may-ari dahil sa kanyang pagbabalik-balik dito sa Pilipinas. Gaya ng kanyang business sa Japan, Tonkatsu. Ano po ang bestsellers niyo dito? Almost naman lahat bestseller, pero ang the best sa amin ay ang ramen, yakiniku, also yung tonkatsu namin. Ano naman po ang kaibahan ng mga Japanese food na sineserve dito? Ang kakaibahan namin dito ay ang lahat galing ang recipe sa Japan, at ang mga ingredients niya kinukuha pa namin sa Japan. At the same time, lagi niya sinasabi, kailangan may pagmamahal ang pagluluto. Iyon ang kakaibahan. Ilan po ang float niya dito at ilan po ang capacity nito? Meron kaming 5 dulang na pwede sa 6 person, at meron kaming 3 balsang malalaki, 15 to 20 kasyang-kasya dyan. Kasama po natin ngayon si Chef Christine Santos para ipakita sa atin kung paano lutuin ang kanilang special ramen. Hello po sa lahat ng tagapanood ng Galing Bulacan. Ipapakita po namin sa inyo kung paano lutuin ang isang aming bestseller, ang aming special ramen. Ito po. Kumukulo na po ang aming stock, ang sabaw ng ramen. Pinakuluan po siya ng matagal na pinaghalong buto-buto at pata ng baboy para lumapot po ang aming sabaw. Actually, kumukulo na po siya, pwede na pong isalin upang matikman na po ng ating magandang binibini ang aming special ramen. Andito na po ang toppings, nilagay na po namin ang beaks, ham, pork, egg and nori. Ito na po ang aming finished product na special ramen. Titikman ko na po, Chef. Mainit-init pa to. Ang sarap, Chef! Ang lapot ng sabaw. Lasang-lasa lahat ng ingredients na nilagay mo. Comfort food ko po kasi talaga tong ramen, kaya perfect sa panlasa ko. Dahil ang pangalan namin ay Bebelog Bebes Tonkatsu, ipagluluto ko kayo ng tonkatsu. Ito na po, mainit na po ang ating mantika. Ang tonkatsu ay isang pork breaded po ito, na ipa-fry lang. After 3 to 4 minutes, luto na po siya. Ito po, malapit na po siyang maluto. After 2 to 3 minutes, I think luto na po siya. Excited na po akong tikman yung tonkatsu niyo, Chef. Ito po, luto na po siya. Ito na ang aming pinagmamalaking tonkatsu. Titikman ko na po siya. Yan ang aming bestseller. Ang mga ingredients yan ay talagang galing pa sa Japan. At ang sauce niyan ay si Madam mismo ang gumawa. Sobrang crispy po, Chef. Tamang-tama po yung timpla. Masarap. Hindi lang yan ang niluto ni Chef para sa atin ngayon. Tara, tikman nating lahat. Nandito
Nandito tayo ngayon sa kanilang big float. Meron silang tatlong big float na kung saan may capacity itong 15 to 20 persons for your family and barkada gatherings. Ngayon naman, ready na akong tikman ang kanilang best sellers. Ang chicken katsu nga pala nila ay only per 65 pesos. Next na namang titikman ay ang kanilang yakiniku doon. Nagustuhan ko rin itong yakiniku doon nila dahil sobrang lambot ng meat at lasang-lasa yung ginger at garlic. Ito nga pala ay for 65 pesos only. Ito naman ang kanilang ebi fry. Ito ay for 65 pesos only. Next naman ay ang kanilang Obento Family Pack. Ito ay ang pinagsama-samang bestseller ng Bebelog's Bebestone Katsu. Ito ay 399 pesos only. Next ko naman titikman ay ang kanilang sesame chicken. Masarap din ang sesame chicken nila. Sobrang gusto ko yung sauce dahil ito ay sweet. Sobrang hili ko din kasi sa chicken wings. Ito nga pala ay for 75 pesos only. Next ko naman titikman ay ang kanilang chicken karage. Mukhang nagugustuhan ko lahat ng natitikman ko. Nagustuhan ko rin itong chicken karage nila dahil sa sobrang crispy na balat at malasang laman. Nakadagdag pa sa lasa nito ay ang kanilang sauce. Ito nga pala ay for 65 pesos only. Hindi lang Japanese food ang ino-offer nila dito sa Bebelog's Bebestone Katsu. Meron din silang mga Filipino food. Ito yung isa sa best-selling nilang Filipino food, ang kanilang pork sisig. Nagustuhan ko yung lasa ng pagkakahalo ng ingredients nila. Hindi ito masyadong maalat, hindi rin masyadong maangas. Para sa akin, tamang-tama yung lasa niya. Ito nga pala ay available for only 130 pesos. Para sa last kong titikman, ito ay ang kanilang spicy butter chicken. Actually, isa to sa magiging favorite ko dahil mahilig ako sa spicy food. Nagustuhan ko rin to kasi lasang-lasa yung butter, saka saktong-sakto lang yung ahang niya. Ito nga pala ay available for 75 pesos. Kamusta naman yung dining experience mo dito? Price ko, regular cost na meron ako dito. Lagi akong wabalik pagka meron kaming special occasion, tapos yung mga friends ko. Dahil nga mura yung pagkain dito. Ano yung favorite mo ordering dito? Yung ramen, tsaka ebi fry, kasi mahilig talaga ako sa Japanese food. First time ko po dito, kaya in-order ko tong Obento para matikman ko yung kanilang bestseller. Tsaka nababalik ako dito kasi maganda yung place, sariwa yung hangin, tsaka ano, i-recommend ako po sa lahat ng mga friends ko. Iniimbitahan ko po kayo na kumain dito sa Bebelog Bebestone Katsu. Dahil sobrang sulit dito at mura pa. At ma-enjoy ng inyong pamilya. Sa lahat po ng nanonood dyan, ini-invite ko po kayo dito sa aming kainan sa Bebelog Bebestone Katsu. Located po ito sa 44 Santa Elena, Agonoy, Bulacan. I guarantee you na mag-enjoy kayo dito. For inquiries, like our page, Bebelog Bebestone Katsu. At ang aming numero ay 0917-165-9475. Salamat po. Sobrang sarap ng mga pagkain nila dito at sobrang mura pa. Yung ambience, kakaiba. Combination of Japanese and Filipino food. Sulit talaga magpunta dito. It's a thumbs up for me. Ayan mga kapwa ko Bulakenyo, nakita na ninyo ang bago nating tambayan dito sa Agonoy, Bulacan. Tiyak na mabubusog at mag-e-enjoy kayo at you dine in with a view at Bebelog Bebestone Katsu, Japanese floating restaurant. Atin naman pong natikman ang pinakamasarap na seafood recipe ng bayan ng Santa Maria. Itong inihain ng JJ Roadside Dampa, napusog po tayo sobra sa inihain ng Jeju para sa samgyapsal and shabu-shabu at Rancho by Jell's Green. Wow! Namangha po tayo sa extreme hiking sa mapalasang Jurak Hills at Suklib Cave. Yun namang nature tripping ng floating sanctuary resort at malaparaisong atin ng Jade Farm Resort. Wow! So sana po ay marami kayong natutunan sa mga tampok ng ating istorya sa bagong kabanata ng Galing Bulacan. Dito po nagtatapos ang ating palatutunan at sana ay huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa ating programa
At para po dun sa mga nais namang magbigay ng kanilang feedback and story suggestions, ipalo lamang po ang ating mga social media accounts. Kabayan, hanggang sa muli, ito ang inyong punong lalawigan, Daniel Ramirez Fernando ng Dakilang Lalawigan ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan, tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan, Lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yalan ang magandang Bulacan, mga tao'y mapagmahal pala kaibigan.